Ngayong holiday season, uso po ang pagbili ng regalo online. Pero paalala ng PNP Anti-Cybercrime Group sa publiko, maging maingat para hindi mabiktima ng scam sa online shopping. Balitang hatid ni Marisol Abdurrahman. Mahilig sa telepono si Angela Samson. Noong 2013, bumili siya ng modelong telepono sa pamamagitan ng online shopping. Ito raw kasi ang pinaka-convenient para sa kanya. So it's more convenient if it would be just delivered sa sa doorstep ko, 'di ba? And then I would just deposit the money. At kumbaga sa computer ka lang. Sa computer lang, hindi mo na kailangan pumunta sa physical store, 'di ba? Matapos makapag-down payment sa pamamagitan ng money transfer, kinulit na raw siya ng kinulit ng seller na i-deposito na ang kabuuang bayad dahil iniimpake na raw ang produktong kanyang nabili. Pero matapos umuna niyang may hulog ang kabuuang 18,000 piso, hindi na nakontak ang seller ng nasabing telepono. I save up for from my baon, di ba? So there, yun. Siyempre, sobrang disappointing niya. Sobrang heartbreaking siya para sa akin. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, talamak nga raw ang ganitong modus sa online shopping. Cybercriminal, yung mga taong gumagawa ng kalokohan na kumbaga naghihintay lang sila kung sino yung makakain sa pain, kumbaga. So, kasi laging nandiyan yan, pinupost lang nila yung bagay na gusto ibibenta nila. Kaya si Joseph Rodriguez na mahilig din sa online shopping, naninigurado. Personal niyang kinukuha ang produkto bago bayaran sa takot na ma-scam. Pero yung safe na lugar, malapit sa mga station ng police, ganun. So, malapit sa guard. Okay. Tapos kukunin ko yung full name niya. Tapos yung pag nag-meet kami, hindi ko muna ibibigay yung identity ko. Ayon sa mga otoridad, walang pinipiling panahon ang mga online scam. Pero ngayon magpapasko na usong-usong shopping, lalong pinag-iingat ng mga otoridad ang mga mamimili. Una, tiyakin daw dapat ang website na pinupuntahan at hindi seller lang ang kausap. Sila mismo yung nagmamay-ari pati ng website, sa kanila yung product. Alamin kung saan ang tanggapan ng nagmamay-ari ng website. Siguraduhin may resibo ang binabayarang produkto kung saan nakasaad ang return policy. Huwag din magpadalos-dalos sa pagbayad sa pamamagitan ng banko o money transfer. Makabubuti rin makipagkita sa ligtas na lugar para personal na makita ang produkto bago ito bayaran. Sa ganitong paraan daw ayon sa mga otoridad, masusubukan kung maayos ang kondisyon ng produkto. Mainam din daw ang COD o cash on delivery. Ngayong taon, umabot na raw sa 150 ang reklamo ng online scam sa PNP Anti-Cybercrime Group. May mga iniimbestigahan at meron na rin mga nasampahan ng reklamo. Kaya payo ng PNP ACCG, agad isumbong ang anumang panluloko. Maaaring tumawag sa kanilang hotline sa 723-0401 o 414-1560. Marisol Abdurrahman, GMA News.